Ang verification badge na ito ang kailangan ng mga YouTube channel ng mga kandidato sa darating na halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang checkmark na sa gisag ng verification badge ng YouTube ay patunay na beripikadong galing sa tunay na creator, brand o entity ang naglabas ng video. Karaniwan, kailangang may hindi bababa sa 100,000 subscribers ang isang channel bago makakapag-apply para sa verification badge. Kaya nitong weekend, umapila ang ilang mga kandidato sa kanilang supporter upang maabot ang 100,000 subscribers sa kanilang mga YouTube channel para ma-verify. Pero ayon kay Jimenez, hindi kailangang maabot ang bilang na ito pagdating sa mga official YouTube page ng mga kandidato. That's for official candidates and that will be per request. They will request for that, of course. I'd like to point out that the platform has in fact waived the requirement several times already. And there's no reason to expect that they will not, again, especially since we are working with them to ensure that official candidates have access to these platforms. Dagdag niya, nakikipagtulungan na rin ang COMELEC sa Facebook at Twitter tungkol sa pagberipika ng account ng mga kandidato. Pero aminado si Jimenez na kahit beripikado ang mga social media accounts, maaari pa rin itong magpakalat ng fake news o hindi totoong impormasyon. Pero makatutulong umano ito para tiyakin ang pananagutan ng mga beripikadong YouTube channel ng mga kandidato.